Thank you, Mr. President. With the permission of the gentleman and sponsor, as agreed in the introduction of the bill as a substitute bill, I would like to still ask a few questions, more of clarifications, and make a few statements with the permission of the sponsor. Isa pong karangalan, mahal na Ginoong Pangulo, ang marinig po ang ating pong kagalang-galang na magaling, maganda, at matapang na senadora mula po sa Taguig Pateros. Punyeras. Senador niyo to? Kanino senador to? Kanino senador? Sinong tangang bumoto dito? Salamat po sa mga papuri nyo. Lahat naman kami maganda dito. Hindi na ho kailangan sabihin yun dahil hindi na ho relevant yun sa ating interpellation. Hindi ho mababawasan ang tanong ko dahil sa sinabi nyo yun. Ang hira naman, ma'am. Sinontra mo pa. Walastik, oh. Ang hira naman, ma'am. Ginontra mo pa. Pinapasahod po ito, mga kaibigan, ha. Pinapasahod ito. Oh, mga kaibigan. I think 500,000 yata sahod dito sa isang buwan, kung di ako nagkakamali. Plus million-million yung mga pondo nito, ha. Ng committee nito. Oo. Eto, kung sino bumoto nitong tanga. Hindi na. Kung sino man ang naka... Kung meron man. Ay, nako. Number one daw to. Pinapatawa ko lang yung mga nasa likod ko dahil tuwan-tuwa po sila sa inyo. Kaya sinabi ko lang yung sagot niyo dahil tawang-tawa po yung nandito sa likod ko po. And actually po, I'm buying time because I have a video which binababa pa lang. Kaya imbis na mag-suspend ako, sumagot lang po ako sa tanong, is it ready? Not yet. Okay, hindi pa siya ready. Before we continue with the indulgence of us. Di ba mga kaibigan, kung may isip kang tao, sobrang pahiya ka doon mga kaibigan. Nakakahiya. Isipin mo yon. Tumawa ka pang ganun sa kabila nung akala niya siguro kinakatuwaan siya ng mga tao, hindi niya alam na napapahiya na siya. Dahil naturing ang senador, mga kaibigan. Di ba? Naturingan kang senador, tapos ganun ang alam mo. Tama si Dolphy. Sabi ni Dolphy, ayokong pumasok sa politika kasi nakakaya pag nando na ako, tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sir Cayetano, I hope that Senator Padilla as the sponsor, I hope that you can first accept and move first, no? So that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Na, if you can make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill, Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. Isipin mo yung ginawa ni Duterte, ginawa niya katawat-tawat ng Senado, mga kaibigan. Sobra niyang ginawa ang Senado. Englishin ko na to. I move ba? Hindi niya alam ang gagawin niya. May salpanelo, ha? May salpanelo dito sa likod nito ni Robin Hood Padilla, ha? Oh my God, oh. Hindi na kasi na. I move, Ginoong Pangulo. I move. Di ba mga kaibigan, sinabi na sa kanya eh. I move the motion to accept. Di ba? The substitute bill. Oh. Of the good. Oh. Lawmaker from Taguig Pateros. Oh, di ba? Eh, hindi niya alam ang sinasabi niya, mga kaibigan, oh. Nakakahiya. Di ba? Sinabi na sa kanya, pinarinig na. Sabi niya, tinatanggap mo ba yung substitute bill ni Pia Cayetano? Napakasimpleng bagay. Oh, I move to accept a substitute bill. Oh, I move to accept the motion
Oh, of a substitute bill. Nasabi mo, I move. Di ba? Ay, mabuti pa si Bakyo kahit may coach sa likod niya, nako-coach siya. Ito, tingnan mo si Robby, no? Guys, di ba kung ako si Mariel? O kaya ako yung mga anak ni Robin Padilla o kamag-anak nito? Di ba? Kaya mga kaibigan, sabi sa akin, Mab, pwede ka mag-senador, nako. Oh, tragis. Sakit sa ulo yan, mga kaibigan. Session suspended. Session suspended, ho? Oh. Oh. I move. Oh. Session suspended ngayon siya ngayon, mga kaibigan. Hindi ka ba nahihiya nun, Robin, kung napapanood mo ngayon ng sarili mo? Oh. Ang ginagawa nito kasi ni Robin, doon pa lang siya nag-aaral, no? Dito pa lang siya nag-aaral sa Senado, mga kaibigan. Oh. Si Robin Padilla, mga kaibigan, pinapasahod natin, pero dito pa lang siya nag-aaral sa Senado na binabayaran natin ng milyon. Ha? Milyon po ang kinukuha sa kaban ng bayan, papunta lang diyan sa committee niyan. Pati sahod niyan, pati sahod ng mga staff niyan. Di ba napakalupit? I move to accept. Di ba? Oh. Oh, I move to accept the motion. Grabe mga kaibigan to, oh. Oh, tingnan mo, ngayon kino-coach siya. Oh, oh, oh. Oh, tingnan niyo, oh, tinuturuan siya mga kaibigan, nakikita naman ninyo 'yan. Tinuturuan siya ngayon. Ha? Di ba? Hindi ka ba nahihiya nun ng mga kapwa mo, senador? Kapwa niya, senador, mga kaibigan ngayon. Ha? Number one senator siya, mga kaibigan. Pero, tinuturuan siya ng mga senador. Para kang grade 1. Hindi man lang ito na-i-orient. Ako, mga kaibigan, ha? Eto, hindi naman sa ako nagmamagaling dito. Hindi ako nagmamagaling sa inyo. Pero kung ako, limbawa, Robin Padilla ako, napunta ako sa Senado, magtatanong man lang ako ng proseso doon sa mga abogado ko. Doon sa mga nasa staff ko na abogado. Di ba? O, pagka ginawa natin to, anong next move? Kailangan man lang yan, maitanong mo man lang kung ano yung mga terminolohiya o yung mga proseso ng paglikha ng batas at ang proseso ng pagdidepensa ng iyong ipinapanukala sa plenaryo. Nakakahiya, di ba? Salpanelo, ginagawa mong katawa-tawa si Robin Padilla, binabayaran ka. Sobra, no? Grabe, oh. Oh. Oh, feeling tuloy ni Bato dito, napakatalino na niya, oh. Tingnan mo. Parang si Bato de la Rosa, parang sabi niya, senior ako sa'yo, mas matalino ako sa'yo. Oh. Ready na ba? Oh, ready na daw ba? Dali. We're ready to resume, Mr. President. Session is resumed. Mr. President, move that we recognize the sponsor of the measure, Senator Robin Hood Padilla. So, Senator Robin Hood Padilla is recognized. Apo, maraming salamat po, Ginoong Pangulo. At mula po sa Tagalog ay i-Englishin natin. I move that we amend the bill in the nature of a substitute by striking out all the text after the enacting clause and inserting the language or text contained in the substitute bill as distributed earlier today with a copy thereof filed with our bills and index service. Pucha. Mga kaibigan, grabe, no? Pero ito, tingin ko tinablan si Robin Hood Padilla doon. Nung nilapitan na siya ngayon ng mga kapwa niya, senador, parang tinablan siya, parang siya napikon, eh. Ah. Mga kaibigan, di ba? Parang na siya, no? Nasaktan na siya doon nung nilapitan siya ng mga kapwa, senador, ngayon. Di ba? Ah. Ah, yung ego niya ngayon, patay, Robin, di ba? Nagmarunong ka kasi, eh. Ang galing-galing mo noon, tinitira mo si Trillanes, tinitira si Drilon.
Ano ka ngayon dyan? Diba? Nagmarunong kasi mga kaibigan, nagmagaling kasi. Oh, tapos ano, ni number one, pinahiya talaga to ni Dutae. Sobrang pinahiya, gago to si Dutae, pinahiya niya si Robin Hood. Number one SD card senator. Maraming salamat po, I so move, Mr. President. Is there any objection? Dahil wala pong tumututol ang inyong... Isipin mo yung ano, binasa niya, pinapabago lahat ng mga text doon sa... Nagtatawanan yung Senado, mga kaibigan. Comedy bar! The Senate of the Philippines is like a comedy bar. Diba? Isipin mo yun, nagpanukala ka, pumayag ka, naburahin lahat, baguhin lahat ng text doon sa sina... Hindi niya inintindi, mga kaibigan, na yung mga, yung pinapanukala niya, binabasura at pinapalitan lahat. Oh my gosh. Isipin mo yun, kung ikaw naman, di ba? Ikaw, limbawa, ah, valedictorian ka sa elementary. At high school. Parang nakakahiya naman, no, na basta kang maglalakas loob na pupunta ng Senate, di ba? At saka kung ikaw, limbawa, eh, limbawa lang, ha, inadya at dinestined talaga sa'yo na maging senador. Parang nakakahiya talaga na yung mga ganong kasimpleng bagay, mga kaibigan, hindi mo makabisado. Kasi number one yan, pag nanalo ka, number one talaga ang gagawin ko kung ako senador, mga kaibigan, di ba kumuha siya ng abogado, magaling ka niya, si Sena, si Salpanelo. Mga kaibigan, hindi porket may abogado ko, eh hindi na ako magtutuklas sa sarili ko. Lagi niya pinagmamalaki, nag-aaral siyang criminology. Ako, mga kaibigan, pag meron akong, pag alimbawa lang ha, hindi ko sinasabing tatakbo ko dyan, wala akong balak. Sinasabi kong ganyan, napadpad ako dyan. Tatanungin ko na yan lahat. Oh, manghihingi ako ng tulong, eh total naman, may mga kaaliado siya. Manghihingi ka ng tulong sa marunong. Diba? Pagpa-file ng bill, paano proseso nito sa Senado? Sa first reading, second reading, third and final reading. Diba? Kasi hindi pa yan yung batas mo eh, na ipapasa mo. Mga kaibigan, kala mo tapos na sa upper chamber? Hindi. Bababa pa yan sa lower house. Pag pinirmahan yan ng lower house, ipapa-approve pa yan sa ehekutibo. Diba? Ganon yun. Ganon din sa lower house. Pag may panukala ka, house bill, pagdidebatihan yan, ipiplinary yan, kailangan mong idepensa. Ngayon, kailangan mong malaman kung anong klaseng batas ba, alam mo ba yung ipinapanukala mong batas. Di ba? Saan mo kukunin ang pondo? Nagpaniwala, nagpanukala ka, halimbawa, na yung mga libreng, ano, halimbawa, free medical check-up o free cure, free medicine sa lahat ng mga cancer patients. Nagpanukala kang ganun. Kailangan meron kang ano dyan, parang thesis yan, mga kaibigan, ng kolehiyo na kailangan i-research mo magkano yung gagastusin ng isang ordinaryo may tama ng sakit na cancer. Halimbawa, magkakaroon ka muna ng pagsusuri dyan kung ilang Pilipino ba ang tinatamaan ng cancer sa isang taon. Ha? Kailangan mo yun malaman, ultimong yung ganung mga kaliliit na detalye. Kailangan magsuri ka, pumunta ka dun sa mga ospital, pumunta ka sa NSO. Kailangan mong malaman yun lahat. Ilan ba populasyon ng Pilipinas? Di ba? Gaano, magkano ang botelya ng gamot? Halimbawa, kidney, gusto mong magpanukala ka na lahat ng ospital ay meron dapat taon-taon na libreng... ano yung tawag nun? Yung kidney machine, ha? Yung pinangano? Yung anong tawag dun sa para pinapalitan yung dugo? Di ba? Yung sinasabi nilang ano na yun? Yung parang habang buhay na. Excuse me. Yung pinapalitan yung dugo mo, halimbawa yun. Gusto mong ganun, yung ipapanukala mong batas. Dapat lahat ng pampublikong ospital taon-taon binibigyan ng ganun para ang mga... Putragis na Robin Hood Padilla ito. Inubo ko sa'yo, Robin Hood. Oh, dialysis. Ha? Halimbawa, Ernesto Resina, present. Oh. Halimbawa,
Magpapanukala ako, senador, halimbawa. Magpapanukala ako na lahat ng pampublikang ospital taon-taon dapat sinusuplayan ng dialysis aparatos. Ha? Yung equipment, libre sa lahat ng pampublikong ospital yan, taon-taon dapat meron. So magkakaroon ako ng thesis, aalamin ko sino ang supplier na mura sa buong mundo. Ha? Magkano ang budget na kailangan? Kailangan alamin ko, kasi ako nagpanukala, kailangan kong alamin kung ano ang spare funds. Ha? Kung ano yung mga libreng available na pondo dyan sa Department of Finance. Oh, sa DBM, Department of Budget and Management. Kailangan kong alamin yun. Kasi pag pumunta ako sa Senado, ididepensa ko yung pinapanukala kong batas, sasabihin ko, mga kagalang-galang na ano, ha? Kasamahan ko dito sa Senado. The gentleman naman, di ba? Mr. President, sasabihin ko sa Senado, kailangan po nating punuan ang pagkukulang ng ating gobyerno dito po sa mga kinakailangan ng ating mga kababayan na indigent, na hindi maka-afford ng dialysis. At nahihirapan kung saan sila makaka-avail ng libreng dialysis. Di ba? So, sa anong panukala ko? Ito po ang aking panukala. Hindi po natin nagagalaw yung syntax. Ha? Yung syntax fund. Yung mga buwis, 10% ng syntax ay mapunta dapat dito sa mga cancer patient na ito. Dapat ganun, na, ganun ka dapat pag sinador ka. Itong mga ginukuha nating buwis dito sa mga sweet beverages at saka dito po sa mga sigarilyo, dapat po 10% niyan siguradong maging pondo ng Cancer Society of the Philippines. Di ba? Sino mamamahala niyan? Kailangan po otomatiko babagsak na yung pera doon sa supplier ng makina, magkaroon tayo ng kasunduan sa kanila, government to government, o kayo, Germany, magaling kayong magbigay ng ganitong klase mga aparato, magkaroon tayo ng 20-year, 50-year, lifetime, lifelong contract, susuplayan nyo kami ng mga makina para maibigay namin sa lahat na sa bawat ospital, pampublikong ospital sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ngayon, hindi ka lang nagsabi na gusto mong bigyan ng libreng dialysis machine yung isang ospital. Sinabi mo kung saan mo kukunin ang pondo. Di ba? Ganun dapat. Magpanukala. Ay, nakusus ito. Ay, move lang mga kaibigan. Pumayag siya mga kaibigan na burahin lahat ng context doon sa sinabi niya, pinanukala niya. Grabe mga kaibigan. Di ba? Eh, ako hindi ako criminology. Hindi ako gumraduate ng criminology. Pero naiisip ko yung mga bagay na yan. Diba? Sa dami ng batas na gusto mong ibigay sa mga kapwa mo mahihirap, hindi ka nagpipresenta na maging ganyan. Robin Hood, nakakaya. 31 million SD card champion. Diba? Ako sa dami kong batas na iniisip na kapakanan ng mga kauri ko sa kahirapan, hindi ako nangangahas. Dahil wala kaming karapatan dyan, kami mga maliliit na tao, kami mga maliliit na mga hindi sikat, mga mahihirap lang sa bansa na to, wala kaming karapatan dyan kasi kailangan dyan sikat ka, may pera ka, may koneksyon ka, o kaya galing ka sa political dynasty. Eh sa dami ng batas, kung ako magpapanukala gusto kong bigyan lahat ng mangingisda, taon-taon dapat nagsusupply tayo. Namumudmud dapat ang gobyerno ng at least 100,000 bangka sa bawat mangingisdang Pilipino. Bakit walang ganun? Di ba? Sa dami kong alam na gusto kong ipanukalang batas, hindi ko nga magawa yan . Hindi mo nga maipresenta, bakit kamo? Kasi nga wala naman tayo . Wala, di ba? Hindi naman tayo kasali sa lipunan na to kung ikaw ay maliit na tao lang. Di ba? Pero dahil kay Robin Hood Padilla, nakulong ka, di ba? Ikaw ay nalapit kay Duterte, panalo ka. Number one senator ka, ni hindi mo alam ngayon ang gagawin mo dyan sa Senado. Tuloy muna natin yung sasabihin nito ni Robin Hood. Ang ilang motion ay aprobado na po. Kakatawa. Biglang tumalino si Bongo. That we recognize the distinguished lady from the city of Taguig and Pateros, Senator Pia Cayetano, for her individual amendments. So move, Mr. President. Senator Pia Cayetano is recognized.
Thank you, Mr. President. With the permission of the sponsor, pwede ho ba akong magtanong ng konting-konti pero more of manifestation po nung position ko dun sa bill na ito? Opo, inuulit ko po, isa pong malaking karangalan para po sa atin ang marinig po ang manifestasyon ng atin pong kagalang-galang, maganda at matapang na senadora mula po sa Taguig Pateros. Walastik talaga, di ba? Pinaninindigan niya talaga yung pagiging tanga niya, mga kaibigan, no? Di ba? Hindi niya alam, mga kaibigan, ang ginagawa niya, my friends. Di ba? Payaso, mga kaibigan. Hindi niya talaga, pinaninindigan niya, mga kaibigan. Pinaninindigan niya na tanga talaga siya, oh. Tinatanggap ko ang inyong mga papuri pero hindi ho mababawasan ang aking mga tanong. Parang rewind. Mr. President, with the permission of the body, I have a very short video. I think it's 38 seconds. Hindi nga ito bago. Nasa YouTube po ito. It's one of my favorite videos. It combines my love of sports, my passion for defending women, and fighting against discrimination. Anyway, are we ready? While we're waiting, may I request the SecGen to ask our technical experts to check kasi natagalan tayo dahil kailangan pang ng hard drive. Eh, YouTube lang naman yon, so sana madaling iganon, di ba? Baka kaya natin upgrade. Anyway, please watch. But can we repeat from the beginning? Many of you might have seen this. It's girls playing football. One of the football players is in a hijab. And in the course, nagalaw yung hijab niya, which is a concern for her dahil nga sa kanilang relihiyon, kailangan nakakover nga ang kanilang ulo. So tinakpan siya ng mga teammates and even the other team, both teams, covered this girl to give her the privacy and the respect that she needs na ma-restore niya yung kasuutan niya ng tama. Ang dami-daming... Yes, lumayo din yung camera, oo, to give privacy. I love this. I've seen it so many times. Hindi ko yan pinapalagpas. Pinapanood ko ulit kasi it is truly a illustration of the respect that women have for each other. And so this is the same respect I bring to the floor as we discuss this bill, Your Honor. May I know from His Honor kung napanood niya na ito? Opo. Ito po ay isang malaking... Pinag-usapan po ito sa Muslim world. Okay. Opo. And kung naalala niyo ba, pinalabas ko na rin ito dito nung ako yung unang nag-interpellate. My friends, Muslim world. Imagine that, Muslim world. Diba? Pinalabas ko na din po yan. So alam ba ng ating kagalang-galang na sponsor na andyan po ang aking suporta, respeto at pangakong i-defend ko po ang ating mga kababayan na kababaihan whether they are Muslim or not. Alam ho ba ng ating kasamahan yon? Opo. Mahal na Ginoong Pangulo, kilalang kilala po ang ating senadora na ipinaglalaban ang hindi lamang po ang mga Muslim na kababaihan, kundi lahat po ng kababaihan, basta kasarian po, hindi lamang po sa kababaihan, lahat po ay inyo pong ipinaglalaban. Eh, ba't niyo ho ako pinadala ng reel sa Instagram ng si Prince Charles nung prince pa siya, eh nagsasabing may mga karapatan at dapat itaguyod at proteksyonan ang karapatan ng mga Muslim na kababaihan. Nagulat ho ako na pinadalhan niyo ako noon. Kayo ba nagpadala noon o staff niyo? Hindi po, ako po. Iyon po ay Ginoong Pangulo, ang tawag po namin doon sa Islam ay dawa, parang preaching, one way of communicating the teachings of Islam, na para pong sinasabi na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa po siya sa mga unang nagbigay ng pantay na karapatan sa mga kababaihan. Wala pong kulay ng kahit anong kulay yon, kundi kulay po ng pagpapaliwanag. Pinadala niyo ba yung mga kasamahan natin o ako lang ang pinadala niyo? Marami po akong pinadala niyan. Kasama na po yung asawa ko.
Hindi, pero si Senator Bato, si Senator Bato, pinadala nyo ho? Ah, hindi po, hindi po, hindi po. So, nagtataka lang naman ako, ba't nyo ako pinadala? Dahil para namang hindi ho kayo naniniwala na I support and I will defend to my last breath the right of Muslim women and the right of Filipino women. So, nagtaka lang naman ako, baka na-miss nyo lang ako, kaya nyo ako pinadalan. Nagtataka lang naman ako kung ba't nyo ako pinadalan. Sabado pa man din, di man ako, medyo iwas ako ng konting trabaho. Nakita ko, may send ho kayo sa akin ng ganun. Yung... Ay, pinopormahan siguro nito si, ano? Oo, oh, mukhang nilalandi nito si Pia Cayetano, oo. Oh. Di ba mga kaibigan, feeling ko nilalandi niya si Pia Cayetano, ha? Ay, naku Robin Hood! Umaandar yata yung ano, pagiging Mr. Suave, ha? Oo. Yan, sabi ni ano, Lina, oh, ba't niyo ako pinadalhan? Eh, nirerespeto ko naman. Hindi naiintindihan ni Robin. Hindi naiintindihan ni Robin, ha? Ba't niyo po ako pinadalhan ng video na yon? Eh, ha? Matagal ko naman nang isinusulong ang respeto sa mga kababaihan, mapamuslim man o hindi. At bakit nyo ako pa kailangan padalhan? Sabado pa naman yun. Di ba? Bakit nyo po kailangan padalhan? Eh, Sabado yun. Walang opisina, mga kaibigan. Ay, naglalandi. Kaya nga, di ba, ang linaw, pinapahiya siya ni Pia Cayetano dito. Ano akala mo sa akin, easy girl? Ano akala mo sa akin, pick up girl? Di ba, ba't mo ko kailangan padalhan yan? Tanong niya, di ba, si Senator Bato po ba pinadalhan ninyo? Hindi po. Ang sabi niya, ito nakaka-insulto dun, ha. Sino po mapinadalhan nyo? Ay, yung akin pong asawa. Ay, ini-interest niya si Pia Cayetano, mga kaibigan. Nilalandi niya si Pia Cayetano. Oh, di ba, perception lang yun kasi based dun sa sinasabi ni Pia, ba't nyo ako kailangan padalan yan? Sabado pa. Hindi nyo ba alam na sinusulong ko naman talaga ito? Matagal na. Sino po pinadala nyo? Si Senator Bato ba pinadala nyo? Ay, hindi po. Sino po? Kabilang pong aking asawa. Patay! Oh, malandi talaga ito si Robin Bad Boy. Sabi ni Rosana Sili. Ay, Rosana Roses. Oh. Na-miss po. Totoo yun. Na-miss ka ko yun. Ay, na-miss daw oh. Isipin mo oh. Napapangiti si Pia Cayetano pero insulto ito mga kaibigan, sinasabihan mo, 'di ba? Mga kaibigan ah. Oh. Isipin mo, may respeto sa kababaihan daw si Robin pero sasabihan mo ng ganung kapwa mo senador, napaka-irrelevant. Nagpapasa kayo ng batas diyan, gumagawa kayo ng batas, tapos sasabihin mo mga kaibigan yung mga ganung pananalita. Oh, totoo po, na-miss ko po kayo. Na-miss ko po kayo. Isipin mo 'yan. Napakaganda, kagalang-galang, matapang. Di ba? Pero let the record show, ang pinakamalasak tawa si Majority Floor Leader. Pero ma'am, tawa dito sa likod. Pero ma'am Senator, sa totoo po, sa puso ko po, gusto ko lamang pong ibahagi yung mga katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol po sa kababaihan. Yun po. At tunay din po na marami pong kasabay akong pinadala niyan. Lahat po ng mahalaga sa buhay ko, pinadalan ko po niyan. Imagine mo, lahat po ng mahalaga sa buhay ko, pinadalhan ko po niyan. Ibig sabihin, ha, gusto mong ligawan si Pia Cayetano? Lahat ng mahalaga sa buhay ko, pinadalhan ko po niyan. Isa dun si Pia Cayetano ay nilalandi ni Binoy, nilalandi. Oh. Yun lang naman kasi kaya ko din pinalabas yung video dahil gusto kong maliwanag na maliwanag sa lahat ng kababayan natin na si Pia Cayetano, pinagtatanggol niya ang karapatan ng kababaihan kahit anong relihiyon, kahit anong kulay, kahit matangkad, maliit, mataba, payat, wala akong pakialam, pinaglalaban ko po ang mga karapatan ng kababaihan. Let's go to the measure, Your Honor. Ako ay nagpapasalamat na sa tulong po ng ating Senate President Miguel Zubiri, eh meron ho tayong substitute bill na obviously katanggap-tanggap sa ating sponsor, no? Dahil siya nga ho ang nagsulong na ito'y maging substitute measure ho natin. And ang short title po nito is The Act Shall Be Known as the National Day for Awareness on the Hijab and Other Traditional Garments and Attire. Tama ho ba, Mr. President, Mr. Sponsor? Opo, opo. Dalawa po ang hawak ko. Pero yung English na lang po ang babasahin ko para ito po yon, an act declaring the first day of February
every year as National Hijab Day. Opo, yun po sana ang pupuntahan po nito sa dulo. Dahil po, inaasahan po natin na yung pong naidagdag ng ating mahal na Ginoong Pangulo at ng ating pong mga kasama, eh bilang Pangulo po ako ng cultural communities, napakalaking hudyat po nun na maisama po sa araw na ito yung pati yung mga sinusuot po ng ating mga katutubo. Isang napakaganda pong mungkahi niyan at panukala. So, sang-ayon po kayo dun sa focus ng bill na ito, that it is the National Day for Awareness on the Hijab and Other Traditional Garments. Sa madaling salita, yung ibang kasuotan ng mga katutubo. Payag ho kayo doon? Opo, payag na payag po. At ito po ay sumasang-ayon po sa atin pong pinaglalaban. Nakakatuwa naman pong pakinggan yan dahil yun naman talaga ang pakay natin sa ating interpellation at ang concern natin mula nung umpisa na maraming uri ng diskriminasyon ang nararanasan ng mga kababaihan at gusto lang naman natin na lahat yun ma-address natin, hindi lang isang grupo. So I will read your honors. Si Robin, parang naglalaro lang dito, mga kaibigan, no? Imagine, no? Si Robin Padilla, parang naglalaro lang sa Senado. Tingnan nyo naman itsura, oh. Grabe, no? Pinapasahod natin to, ha? Oh. I will read first the constitutional provision. The explanation of the constitutional provision and a Supreme Court decision that supports this constitutional provision on equal protection of the law. Section 1, paragraph 1 of the Constitution states, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protections of the law. So dun ho ako magfo-focus dun sa no person shall be denied the equal protections of the law. Ano ho ba ang ibig sabihin nun? Ito ho ang ibig sabihin nun. The equal protection of the law clause is against undue favor in individual or class privilege, as well as hostile discrimination or the oppression of inequality. It is not intended to prohibit legislation which is limited either in the object to which it is directed or by territory within which is to operate. It does not demand absolute equality among residents. It merely requires that all persons shall be treated alike under like circumstances and conditions, both as privilege conferred and liabilities enforced. Doon ho ako magfo-focus. Ang ibig sabihin ng equal protection clause, kailangan lahat ng tao ay pantay ang pagturing sa kanila, ang treatment na ibibigay sa kanila kung similar ang kanilang mga kondisyon sa buhay. Pagdating sa pribilehyo at pagdating sa pahirap na kanilang nararanasan. So pag pinag-usapan natin ang kababaihan, alam natin that certain kinds of women, dahil siguro sa kultura nila, dahil sa relihiyon, sa paniniwala, nagkakaroon ng discrimination. So kaya ho tayo natutuwa ngayon sa bill na ito dahil na-acknowledge ngayon ang iba-ibat klase ng kababaihan na posibleng ma-discriminate dahil sa kasuutan nila. So hindi lang po kababaihan na Muslim ang may kasuutan na kakaiba. To give an example, dear colleagues, merong mga indigenous people na ang kasuotan ng kababaihan medyo konti lang ang nakatakip sa kanilang dibdib, no? And meron ho akong example na naranasan. Tingnan niyo yung mukha ni Robin Padilla, may pakagat-kagat labi pa, oh. 'Di ba parang manyako lang dating eh, no? Tingnan niyo titig na titig kay Pia Cayetano, tapos tingnan niyo pakagat-kagat ng labi, oh. Tingnan niyo naman si Robin. Oh, we're talking about respect on women, yung kanyang ipinapanukalang batas dito, ha. Tingnan nyo ginagawa niya kay Pia Cayetano dito. Tingnan nyo naman, parang manyakis ang dating, oh. Senador, ha. Oh.
Many years ago, I'm pretty sure maaalala to ni Deputy Minority Floor Leader Risa. Naalala mo, Senator Risa, nagkaroon ng sitwasyon many years ago. Nasa isang mall, pinagbawal na magpasuso ang isang nanay. In fact, there were a number of cases. Pinagbawal dahil daw indecent exposure. But this woman is doing the most natural thing. Alam ko, supportive po kayo sa Apo. Breastfeeding ng asawa nyo. Also like Senator Angara, Senator Joel, Senator Villar, very supportive. Ay, and Senator Coco, itong best friend ko sa likod, Senator Bato, eh, hindi ka naman supportive na asawa. Ikaw ay ang nagpapasuso mismo. Ikaw, Senator Loren. I was pointing out the gentleman, Your Honor. But tayo naman, mga breastfeeding mothers, and soon to be Senator Gatchalian. Pause for a moment of reflection. Mga patawa-tawa lang si Robin, parang tanga, no? Tragis, parang ano lang siya, oh. Payasong-payaso talaga. Kapatid. So, yung point ko is, ngayon na may mga legislators tayo na naiintindihan ang karapatan ng isang bata na sumuso sa nanay at ang nanay ang karapatan niyang magpasuso sa anak niya, hindi kailangan ipilit yung pumasok ka sa restroom, magtago ka, karapatan yon. So, dun ko, syempre, hindi naman sa pang-araw-araw na nakakamit tayo ng mga katutubo, no? Dahil tayo po ay nakatira sa Metropolitan, sa Metropolis, sa Metro Manila. But I use that as an example for everybody to understand that kailangan tanggapin natin kung ano yung mga customs nila at bigyan ng respeto ang bawat isa. So, on that note, idadagdag ko na lang yung Supreme Court case na nagbibigay ng suporta dito sa constitutional provision na ito at ang binasa ko. Yung binasa ko pala is galing sa two Cooley constitutional limitations na madalas ay nasa site sa mga kaso natin. And it's the case of Itchong versus Hernandez, GR number L7995, May 31, 1957. One of the original cases yan, pero inuulit-ulit po yan. Hindi ko nababasahin kasi yun din naman ang mensahe niya na hindi pwedeng iba ang treatment kung similar naman ang sitwasyon ng mga taong nandun sa kalagayan na yun. Majority Floor Leader, mas malakas po yung tawa nyo kaysa sa boses ko. So, Mr. President, I will continue. I give my support for this measure. Ang final question ko na lang, and sorry, before I go to my final question, I will just read the declaration of policy. The voluntary exercise of religious profession and worship free from coercion or discrimination shall be respected. Yun naman ang alam kong hangad ng ating sponsor and yun din ang hangad natin. This right? Everyone. Si Robin, no? Kutya, parang ano lang siya, no? Alam yung panabla? Kumbaga, para kayo nag-ano, panabla lang siya, di ba? Panabla lang siya dito sa larong text, oh. One shall have the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice, and teaching. So yun yung pinoprotection natin. Yung karapatan nilang i-manifest yun. Ipakita yun, ipagyabang yun, to bring pride to what they believe in through what they are wearing. And on the contrary, ang gusto ko lang naman din malaman na ang hindi naman ganun ang paniniwala, di syempre, pwede rin naman silang magsuot nung sariling gusto nila, basta nagbibigay lang ng respeto dun sa may gustong magsuot ng ganon. And Section 3 then goes on to say that to promote diversity, awareness, and tolerance of religious and cultural beliefs expressed through the wearing of indigenous clothing, head garments, and coverings such as, but not limited to hijab, sinulog, and tapis. So yun, na-capture na natin ang iba-ibang manifestation of one's religious beliefs, cultural beliefs, through the way that they dress and clothe themselves. So my final comment, Your Honors, is that parang hindi ho, napansin ko ho na baka error lang po ito. Kasi kung napansin nyo, ang binasa ko is the short title. Hindi po siya aligned dun sa actual na
title ng ating batas. Kasi ang ating batas, ang ating title, hindi ho nasama yung tungkol sa other traditional garments and attire. So may I know from His Honor, if in the period of amendment, we are in the period of amendment na pala. Opo. If babaguhin natin ito, kung klaro naman po iyon. Opo, Ginoong Pangulo, at atin pong babaguhin po ang titulo ng ating panukala. So, ano na ho yung magiging title and short title? Ito po, declaring February 1 of every year as the National Day for Awareness of the Hijab and Other Traditional Garments and Attire. Yun po ang... Okay. And then po yung Section 1, yan po ay mananatiling short title. Opo. Okay. If His Honor will permit, kasi we are in the period of amendment, ako na ho magbabasa ng amendment kung papayag po kayo, tapos tanggapin nyo na lang po. Sige po. Well, otherwise, you will be talking to yourself. His Honor will be talking to himself dahil siya din ang tatanggap. Ah, sige po. Yes? Ah, okay. Ah, kaya, no? Para ano, gine-grade 1 ka na ngayon, no? Gine-grade 1 ka ng... Wala na yung mga panahon na yung mga tunay na statesman talaga yung nasa Senado, no? Kakaya, gine-grade 1 si Robin dito, oh. Yeah. Mr. President, there's an anterior amendment. If I may move that our deputy Actually, minority yes, leader. Because this is the title, this comes at the very at end. The end. I'm sorry, yes, thank you for end. Pointing it out. Would you like to take the floor? May we ask for the recognition of Senator Risa Ontiveros, Mr. President? Senator Risa Ontiveros, recognized. Thank you, Mr. President, to the Majority Leader, and to the gentlelady from Tagigan Pateros. Anterior amendment lamang po, Mr. President, in Section 2, Line 6, include freedom to have or to adopt a religion or belief of his or her choice, Mr. President. Okay. I so move. Good sponsor. Opo, tama po. Sir, opo, accept po natin siya. Accept? Opo. Salamat. Accept. Since it's accepted, amendment is approved. Salamat, good sponsor, Mr. President. And in like manner, same Section 2, Line 8, his or her religion or belief. I so move, Mr. President. Does the sponsor accept the proposed amendment? Accept po. Salamat. Shukran. Sinatanggap po. Maluwalhati. Since... Oh, tragis. Accept po. Accept. Dinatanggap po. Maluwalhati. Walang yan. The amendment is accepted. The amendment is approved. Shukran. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. Mr. President, can we ask Majority Floor Leader, are there any others? If there are none, we can proceed with the title. No more, Mr. President. May we recognize Senator Pia Cayetano, Mr. President? Yes, Senator Pia Cayetano is again recognized. Thank you, Mr. President. So following the discussion, our objective being very clear, to cover the rights of anyone to be free from coercion or discrimination and to wear the attire of their choosing to reflect their beliefs and their religion, may I move that the title read as follows. Declaring, an act declaring the first day of February or the first day of February of every year as National Day for Awareness on the Hijab and Other Traditional Garments and Attire. I submit, Your Honor. Mga kaibigan, ha? Proud na proud si Robin dito kasi yan pa lang yung mapapasa niyang ano. O, yan pa lang ang mapapasa niyang batas, siguro. National Day. Pinaglalaban niya dito yung mga ano ng kababayang Muslim, syempre, di ba? Pero ngayon, syempre, ngayon, tinanggap niya na hindi, kaya meron pa lang ibang mga katutubo, hindi lang mga Muslim. Oh. Di ba? Ang point lang, mga kaibigan, no? Move, yes, oh. February 1st, meron tayong isa-celebrate, which is hindi masama. Which is tama naman. Okay naman para sa atin yun na kilalanin natin yung mga kababayan nating, mga kapatid nating kababayang Muslim. Tama naman yun. Pero kung mayroon pa sanang kapaki-pakinabang, mga kaibigan, mas kailangan na mga kababayan nating Muslim, ha? Nang di ba? Nang lugar para sila ay magkaroon halimbawa ng privacy kung sila naman ay nasa pampublikong lugar katulad ng yung dasalan, yung kanilang ika nga, yung kanilang magpapa-breastfeed sila,
yun sana, no, mas kapaki-pakinabang. Pero yung February 1, idideklara mo lang na National Jihad Day. Mga kaibigan, madali naman magdeklara ng Bonifacio Day, mga ganung bagay, di ba? Pero yung kapaki-pakinabang sana sa mga Muslim, sana magkaroon sila ng, para sa lahat ng mga babae pati, nung portion o nung isang lugar kung saan sila pwedeng magpa-breastfeed. Di ba? Dapat ito, o halimbawa sa MRT, kailangan magkaroon tayo ng lugar dyan na pwede silang magpa-breastfeed. Di ba? Kasi may mga batang nagugutom, may mga anak yan. Wah, hindi mo pwede sabihin na hindi, tatawid muna tayo doon bago kita padedehin. Di ba? Mas kapaki-pakinabang sana yun. O kaya, magbigay sana siya, mga kaibigan, ng kabuhayan, no? Na, halimbawa, magbibigay siya ng, sa lahat ng mga katutubo, kasama na yung mga kapatid nating Muslim, lahat ng kababaihan, magbibigay ako ng libreng mga makina sa kanila, o livelihood. Di ba? O kaya, scholarship. O kaya, pangalagaan natin yung welfare nila pag sila ay naging OFW. Di ba? Sa paano paraan? Automatiko, kapag ka na-terminate ka sa trabaho, kukupin ka ng gobyerno, kukunin ka, libre lahat pamasahe mo pauwi. Di ba? Libre lahat pamasahe mo pauwi, bibigyan ka na, papautangin ka ng pondo na 1,000,000. Ganun sana, mga kaibigan. Ang masarap na batas. Kung ikaw ay OFW, at ikaw ay single mom, halimbawa, pag nawala ka ng trabaho, antimano, basta yung ground ay particular sa ikay na abuso ng amo at ikay halimbawa ay napabayaan ng iyong agency, kukunin ka ng gobyerno pag-uwi mo ng Pilipinas, mag-i-enroll ka sa TESDA, mag-i-enroll ka sa mga business coach o kung ano pa mang programa ng gobyerno para matuto kang magnegosyo, bibigyan kang 1,000,000. Mas kapaki-pakinabang yun kaysa doon sa idideklara mo lang yung number, di ba? Dadagdagan mo lang yung declaration, wala namang silbi. Kumbaga, para sa akin, pagkilala, kinikilala naman natin, nare-respeto naman natin lahat ng, di ba? Marunong na tayo ngayon kasi may pinag-aralan na tayo . Kumbaga, nakakaintindi na tayo, lalo na yung most of the people in the entire world, di ba? Bihira na yata yung taong gubat ngayon o taong tabon, di ba? So mas kapaki-pakinabang sana kung gumawa siya ng batas na kapag ikay inabuso ng amo, babae ka, especially babae, at single mom ka, pag uwi mo ng Pilipinas, bibigyan kita ng 1,000,000. Ako si gobyerno, bibigyan kita ng 1,000,000, tuturuan kita kung paano magnegosyo. Yun ang mas kapaki-pakinabang sana. Kaso wala . Oo. Is the amendment accepted, majority? Accept po. Maluluhati pong tinatanggap po. Salamat. Amendment's accepted. On that note, there is no other. I would like to again express my thanks to the Senate President who used his experience and his wisdom in the crafting of substitute bill because of his own experiences with the katutubos in his district and the sponsor for working with all of us to come up with a measure that will capture the sentiments of the Senate, that all women, regardless of their beliefs, regardless of their religion, would be protected against discrimination in the choice of their clothing and expression of their beliefs. I thank the gentlemen from the bottom of my heart. Thank you. Thank you very much to our distinguished colleague from Taguig, Senator Pia Cayetano. Thank you, Mr. President. There being no other individual amendments, Mr. President, I move to close the period of individual amendments. So move, Mr. President. There be no... Parang saling pusa lang si Robin, mga kaibigan, no? Ano masasabi niyo ngayon diyan, di ba? Di ba? Ano masasabi niyo ngayon diyan? Wala, mga kaibigan, Robin Hood Padilla yan, Bad boy yan, Sikat yan, Mananalo talaga si SD card yan. May utang na loob si Dutae dyan, Di ba, mga kaibigan? Kung sana ganun ang inisip, sabi ni MNM Music Sharma, di nga nila naisip ang magandang naisip mo. Yung ganyang deklarasyon na lang yan ang abot sa kanilang wala, holiday lang ang isip nila, mga kaibigan. Napakasarap sana, gumawa sila ng batas na kapag ikay babaeng OFW na patunayang inabuso ka ng amo,
ha, ikay pinauwi ng wala sa oras, okay, di ba? Single mom, ano, walang ka ng trabaho, o, bibigyan kita, uwi ka dito, bibigyan kita 1 million. Di ba? O kaya, papautangin kita ng 5 million. O, halimbawa, bibigyan kita ng chance na makapag-franchise ng isang food chain. Ganun sana magpahalaga ng OFW kasi ang daming pera ng OFW na pinapadala sa Pilipinas eh. Ang mga OFW na lang ang bumubuhay sa ekonomiya natin eh. Gasino lang ba naman yun? Basta ako, na-prove ko, na-prove ng gobyerno na inabuso ka, ginahasa ka, pinagmalupitan ka ng amo mo dyan sa ibang bansa, ha? Hindi ako papayag na ganyan ka. O kaya, sasabihin natin, Auntie Mano, pag nakulong ka sa ibang bansa, ikay OFW, Auntie Mano, yung anak mo magkakaroon ng award, i-award kita ng yung scholarship program, ha? Auntie Mano, may allowance sa mga anak mo dahil kayong mga OFW ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansa. Ganun yun eh. Di ba? Gagantihan ko ng mabuo ng ano kasi ang mga OFW ginamit niyan ni Robin Padilla nung kampanya eh. Oh, ginamit ni Robin Padilla nung kampanya ang mga OFW. Eh kung ako senador, yun ang sasabihin ko. Lahat ng OFW, mapatunayan ko na kayo, mapatunayan ng gobyerno na kayo inabuso, ginahasa, sinaktan. Auntie Mano, pag uwi mo ng Pilipinas, minimum of 1 million, maximum of 5 million. Di ba? Kasi sobrang-sobrang dolyar ang pinapadala nyo dito, guys. Di ba? Sasabihin ng ano, pero kailangan may kondisyon yon. Hindi pwedeng ikaw ang hahawak ng 5 million. Yung 5 million na yon, ipapranchise natin whether ng isang food chain, kilala, tutulungan ka ng gobyerno. Babayaran mo yun sa gobyerno. Papayaramin kita. Kami ang magbibigay sa'yo. After that, towards that, ikaw na magmamayari ng franchise na yon. Makakaraos ka na. Makakaahon ka na. Diba? Ganun mga panukala sana. Diba? Alimbawa, ikaw naparelisadong OFW dahil ikaw ay bagong bayani. Pag uwi mo dito sa Pilipinas, Auntie Mano, bibigyan ka ng libreng gamot hanggang sa kamatayan mo. Ang mga anak mo, bibigyan ng yung mga ano mo, yung mga independence mo, bibigyan ng edukasyon, libre. Ha? Yung magulang mo, libre ang gamot, libre ang pa-ospital. Ganun sana yung may pakinabang na batas. Ipaglalaban mo yun. Siyempre, ngayon, pag-aaralan mo. Saan mo ngayon kukunin yun? Ipapanukala mo eh, paano mo ngayon ilulusot yun? Kasi pagalingan nga sa interpelasyon eh. Pagalingan nga sa debate dyan eh. Paano mo ngayon i-defend yung iyong pinapanukalang batas? Di ba? Sayang ang pera na magagamit na hindi ginagamit ni Bad Boy. Kasi si Bad Boy, okay na sa kanya yan eh. Di ba? Napakababaw na batas. Mariosi po. Isang naisip kong batas. Every year, we have to provide 100,000 brand new bangka. Ha? Motor-operated bangka doon sa ating mga mangingisda. Every year. Why? Yung mangingisda natin ang dahilan kung bakit tayo na bakit tayo kumakain ng isda. Di ba? So bakit tayo nag-i-import ng mga galunggong? Kasi nga walang mga bangka yung mga maliliit na pamilyang mangingisda. Therefore every year pag nasira yung bangka nila, hindi sila makahingi ng kung saan-saan lang kasi mahal ang bangka. Ngayon, hindi natin mabigyan ng pabor yung ating mga kababayang mangingisda. E sa napakaraming batas para sa mahihirap, ang naiisip, ang nakakaisip lang nun mga kaibigan, kami lang ding mga mahihirap. Pero hindi kami pwede dyan. Bakit kamo? Mahihirap ka lang eh. Hindi ka naman sikat. Wala ka naman pangalan sa showbiz. Wala kang pangalan sa politika. Totoo naman eh. Pag ikaw ay dukha ka dyan, nako, ordinaryong tao ka lang, nako, tae ka dyan sa Comelec. Sasabihin sa iyo dyan, panggulo ka lang. Ganyan mga kaibigan ang katotohanan dito sa bansa natin. Napakasarap na sana yung mga tunay na benepisyaryo ng ating kabanambayan ay makalasap. Anong kailangan sana natin dyan? Yung mga totoong statesman, yung mga totoong may puso at malasakit sa kung ano ang dapat na mapala ng mga ordinaryong Pilipino? Hindi natin magawa yun. Bakit kanyo? Kailangan mo muna mag-artista, magpasikat, sumipsip. Diba? May galing mga kaibigan.
Ito yung produce, ito yung nagagawa, ito yung mga nabibigay ng ating mga maling pagboto. Ito yung bunga ng kamangmangan ng mga butante natin, mga kaibigan. 'Di ba? Bakit sila nabibiktima ng ganitong klaseng mga modus ng mga sikat? Ha? Kasi nga mga kaibigan, ha? Dahil po sa sistema na pinapayagan din ng mga taong bayan. Katulad yung pandaraya sa Comelec, pinapayagan natin. 'Di ba? Kaya hindi ka talaga makakalusot diyan. Pati yung mga sistema nila diyan ng mga nabubulok at saka siyempre pa mga kaibigan, ha. Oh, pag ikaw nga ultimo lang sa bansa na ito, kahit napakarami mong alam, hindi ka mapapasok diyan. Oh. Kahit napakarami mong alam kung paano mong masusolusyunan, ha, ang pangangailangan ng mga kauri mo sa kahirapan. 'Di ba? Kayang-kaya natin 'to mga kaibigan eh. Alam nyo kung bakit hindi nila ito ginagawa? Kasi kontento na yung ating mga mambubutas doon sa sila yung sasalo ng kaban ng pera. Ang gusto nila, infra. Bakit kamo mga kaibigan, infrastructure ang gusto nila? Kasi doon may katkong eh. Kita nyo ayaw nila ng public-private partnership. Usually, ang gusto nila, kailangan budget, ibababa mo sa isang kongresista, sa isang mambabatas, babaan mo sila ng budget. Kasi pag public-private partnership mo, hindi sila makakatamasa eh, hindi mapupunta sa kanila yung budget. Hindi sila nga hawak. Kasi maglalabas ng pera yung private sector eh. Kaya ang gusto nila, kailangan mangutang tayo tapos babaan mo kami ng budget kasi doon may katkong. Huh. Di ba mga kaibigan? Yan na nga mga kaibigan, yung sinasabi ko, ha? Napakadaming pwedeng gawin. Katulad niya sinasabi ni Iris si Tosta. Ha? Totoo yung sinasabi niya. Mas malaking sweldo. Napakarami po. I know for the fact na may mga senador na rin na nakakaisip niyan. May mga kongresista. Ang problema, di ba? Hindi naman nila tuluyan na i-connect yung pangangailangan at nadidepensa kung bakit natin kailangan gawin to. Di ba? Hindi nila ma-connect na kailangan natin ng doktor sa mga malalayong baryo sapagkat wala pong mga pera ang mga tao para ipamasahe, ipambayad sa panggasolina ng ambulansya papunta sa malalayong ospital. Eh tapos ngayon, ang mga senador natin na makikita sa Senado, I move. Oh my God. Mga kaibigan ko, nakakaawa yung malay na nating bayan, di ba? Eh wala eh. Kaya nga sabi ko ako sa inyo, ewan ko. Eh kayo, anong masasabi nyo diyan sa nireview natin eh? Malaya kayong, malaya kayong magkomento. At syempre mga kaibigan, maraming salamat sa mga mag-share ng video na ito, di ba? At magla-like, no? At of course, no? Mag-subscribe na rin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Oh my golly mga kaibigan, di ba? Ah, napakasarap ng buhay mga kaibigan. Oh, kaso, nagpapahirap, may nagpapabigat ng buhay natin. Oh, sino yung mga nagpapabigat? Yung pagpayag natin dyan sa mga umaabuso sa atin. So, sana makita ng taong bayan kung ano talaga yung tamang gagawin, paano natin dapat gawin, di ba? Mga ganung bagay ba? Oh my gosh. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Oo. Oh, salamat talaga mga kaibigan ha. At kayo po ay walang humpay na sumusuporta sa ating mumunting palatuntunan dito sa YouTube at saka sa ating Facebook account. At syempre sa ibang magiging account pa natin sa social media. Oh, hindi na ako makakakanta. Hindi na ako kakanta. Bukas na lang. Magkita-kits ulit tayo. 10:45 in the morning. Oo. At 8 in the evening. Ano? Bukas po. Dalawang beses tayo magla-live. 1 in the morning. MWF, may 10:45 po tayo. Pero pag regular days na po yan, tuloy-tuloy, 8 PM po lagi tayo mga kaibigan. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kamab. Ha? Oo. At wala man tayong honor student tonight, maraming salamat pa rin talaga sa inyo.
sa walang sawa niyo pagsuporta sa ating mumunting palatuntunan. Mag-ingat po kayong lahat. Magandang gabi po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. See you again tomorrow morning. Bye for now, mga kababayan! Paalam!